Hello guys. So nagbabalik si Miss Keyword. At tinapat ko na guys sa buti na nabuksan ko ang akin laptop. Kanina naglolo ko. Parang tao, manloloko. Just. So kumain na ba kayo? So good afternoon. Say good afternoon guys. Para makita ko kung meron akong kausap. Good afternoon. Ayan, kumain na. So, bibigyan ko kayo ng guidelines guys. Ngayon pa lang, ihiwalay nyo na po ang theories ninyo sa mga review. Yung mga pinagsusulatan nyo ng review. Kasi, kumbaga, bigyan nyo ng priority to, si theories. Ihiwalay nyo sa mga, baka mamaya, rumble-rumble na yung pinagsusulatan ninyo. Marami kasing nahihirapan sa theories, guys, eh. So, kung halimbawa na may mga terms ako na hindi na nabanggit, okay, pwede nyo akong i-update sa Facebook account ko. Yan. Kasi after nito, kahit papano, may mga another live din naman ako sa mga Facebook ko. So, nasabi ko nga, guys, ha, pa-subscribe yung YouTube channel namin, okay? Tapos, huwag nyo rin kakalimutan i-share yung page ni attorney sa mga hindi pa kabilang sa page. Kay attorney Peraro, yung YouTube channel ni attorney Peraro, i-subscribe nyo din. Tapos, padamay na rin yun sa akin, ha? Guys, game! Pag sinabi natin na theories, ito po ay meron tinatawag na acceptable by society. Okay? Ibig sabihin, ito yung mga facts or events na kung saan is ina-accept po ng society. Kasi may mga certain events siya na nakita mismo actual sa kanilang mga mata pero hindi nila maipaliwanag at lalong-lalo nang hindi kayang paniwalaan ng science. Kaya nananatili pa lamang po siya na theory. So, ano meron theory? Marami tayong theories guys eh. Sobrang dami. Pero ano meron? Ah guys, ito. Strain po to guys. Strain. Sulat ko to. Baka maano. Strain po yan. Isulat nyo na muna ha. Kaya alam nyo guys, ba't ako nag-ano pa? Kasi para masulat nyo na. So, may guidelines ako sa inyo para paano proper nyan. Bukod sa isulat nyo, loading ako be? Loading ba? Guys, loading? Loading ba? Chat nga kayo kung loading. Para baka kasi mamaya nagtutuloy-tuloy ako tapos loading pala sa inyo. Yan. Strain po to guys. May letter R yan. Strain. Strain yan. Strain. Loading ba? Loading? Okay. Game. So, bago ang theories, ito daw ang reason guys. Yung may kinalaman sa criminology ha. Ito daw ang dahilan kung bakit nagko-commit ng crime ang isang tao. At bibigyan ko kayo, ulitin ko ng guidelines na bigla kong binanggit sa inyo itong mga theories na to, pero kinakailangan mo po na individual mo siyang paghihiwalay-hiwalayin. So, paano po yan? Ang gawin mo, gumawa ka ng malinis na papel and then highlights. Kumuha ka ng malinis na papel at tapos diba, imagine nyo guys na iyan po ay kulay puti lahat. Yung siyempre yung papel nyo kulay puti. Okay? Guys, may hawak na kayong malinis na papel. Meron na ba? Tapos, hatiin mo siya sa dalawa o kaya kumuha ka ng dalawang guhit. Imagine nyo muna na white background yan. Tapos, magkaroon kayo ng division yan, dalawa. Magiging dalawang hati siya. Then, bawat theories na babanggitin ko ay magkakaroon ng sariling box. So, ang kalalabasan po ng inyong papel na isusulat is parang ganyan. Para siyang table. So, dito nakalagay theories. Dito po sa kabila nakalagay keyword. Nakakasunod ba? Okay?
Binanggit ko lang sa inyo to guys yung mga theories. Pero ang ipapagawa ko po sa inyo ay malinis na papel, tapos lagyan nyo ng ihati nyo sa dalawa. So sa isang side, sa right side, ilalagay nyo sa taas niya is yung salitang theory. Then sa kabilang side, ilalagay nyo sa taas ang salitang keyword. So halimbawa, bigyan ko lang kayo halimbawa, nature theory yung dito sa unang box, dapat yung nature theory sa right side, ang keyword na ibibigay ko sa kanya ay ilalagay nyo na dito sa kabila, which is nasa line po ni keyword na box na kukuha po. So dapat magkatapat yan. Para pag ni-review nyo na po siya, hindi po kayo malilito na napaghahalo-halo nyo po yung mga keyword na binibigay ko. At hindi naman po sa pagmamayabang, mga anak, mula Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga nahawakan ko na pong mga estudyante na nakapasa na sa board exam, is ito daw po yung parang guidelines talaga nila nung time na naging basic sa kanila ang CREAMSOC, which is theories. So, kailangan nyo lang sumunod sa proper guidelines para hindi kayo malito sa mga binibigay ko. Nakukuha po ba? And I hope, guys, kung sakali man na isusulat nyo rin to, ituturo nyo na rin po ito sa iba pag nakapasa na kayo. I hope huwag nyo po sanang kalimutan si Miss Keyword na siya pong nagturo sa inyo kung paano ang tamang technique na makabisado po ito. Nakukuha? Okay? So, game! So, malinaw na yung ano nyo, box nyo. Dapat walang nakasulat muna dyan, ha? Wala mo na nakasulat. Huwag makulit. Wala mo nang nakasulat. Okay? So, ayan. Guidelines lang yan. Ibig sabihin yan, yung itatackle ko sa inyo lahat. Pero, iisa-isahin ko lahat muna. Nakukuha, huwag makulit, ha? Dapat malinis yung papel nyo. Ang nakasulat lang dyan, keyword sa right side. Keyword sa theory sa right side, keyword sa left side. Dahil may isang theory muna akong uunahin na wala po dito. Nakukuha po. Yan, very good. So sa mga bagong pasok, dilaan nyo muna. Dilaan muna. ano muna tayo? Yung pinasabi ko kanina, baka bigla kayong... Ulitin nyo muna yan. Game. So, unang-una guys, number one na theory ay yung tinatawag natin na... Wait lang guys ha. Actually, nanon ko lang siya sa inyo. Yan. Nandyan yung tinatawag natin na... Unahin nyo muna, demonological theory. Yan ang unang-una. Sino yon? Demonological theory. Yan, nandito tayo kay demonological. Yan ang unang box na gagamitin nyo. Para makikita natin kung ano yung mga natatackled na natin. So, sa demonological theory, lagay nyo yan sa right side, yung theory. Then, sa left side, ano ang keyword natin kay demonological theory? Okay? Ang keyword po natin dyan, guys, ang demonological theory, ito po ay naniniwala na nakafocus po ito sa demons. So, lagay nyo sa keyword, sa box na keyword na nakatapat sa demonological theory, focus on evil, devil. Okay? Nasulat na ba? Demonological theory, ano ang ilalagay nyo dyan? Di ba, gaganon nyo? Demonological dito sa isang box. Sa tapat niya, ilalagay nyo focus on evil. Focus on, yan, lagay nyo focus. Oh, yan, mahal na mahal ko pa rin kayo. Parang guide na guide talaga kayo. Focus on devil. Yan. Okay? So, focus on... Pwede pala siyang makaharap. Nang tuloy-tuloy. Yun ang inaalala ko. Yan. Nasulat nyo na ba, guys?
Ayan. Hi guys. Asa na yung pambora? Para mag-guidelines po kayo. At least nakita nyo na yung mga pag-uusapan natin, ha? Kaya lang, ang problema kasi dito, pag tinarap ko, baka mangyari is baligtad ang maging pagkakasulat. Pero at least makikita nyo, kunyari white to, di ba? White yung background ninyo. Gagawin nyo, dito yan, mga umuulit, baka mamaya hindi pa rin mag-gets yan. Miski, dito ang theory, dito ang theory, dito ang keyword. Ayan. Tapos, di ba binanggit ko na kanina, demonological, demonological, lalagay nyo na rito yung mga keywords. So, yun yung mga babanggitin ko. Okay? Ayan. So, babalik tayo dun sa box. Ayan. Para at least, ano tayo? Okay. So, at least malinaw na malinaw, ha? Now, si demonological, demonological theory, siya nakapokus? Focus on devil, evil, black magic. Okay nyo, black magic. Yan, nakasulat na. Next. Ibig sabihin, next na keyword nyo kay demonological. Kaya guys, huwag kayo basta-basta magbabox na magbabox. Hayaan nyo munang matapos yung keyword na binibigay ko sa isang theory bago po kayo mag-line sa baba para sa next na theory. Okay? So, mga keyword muna. Demonological theory, focus on evil, devil, evil, devil, black magic. Yan. Sino mga personality na meron dito? Ilalagay nyo sa tapat pa rin ng demonological theory sa box na nakalagay sa keyword is si Priscillian. Sino si Priscillian? Okay ko, Priscillian. Diba? Si Priscillian. Priscillian spelling nga, Priscillian. Priscillian. Yan. Yan ang spelling po ng Priscillian. Si Priscillian po ang kauna-unahang tao na nasunog, sinunog ng buhay. Ilagay nyo si Priscillian, burn alive. Burn alive. Ito talaga yung hindi ko matiis sa mga bata. Yung bang gusto ko lahat nakakasunod. Yung parang lahat na ng effort kailangan kong gawin. Yan. Ah, no. Sa ano to? Yan. Ang problema sa touchscreen eh. Yan. Okay? Si Priscillian ang unang tao na sinunog ng buhay dahil sa pagiging heretics. Yan, sulat nyo. Heretics. Heretics. Yes, siya ang first person burned alive because of being heretics. Sa mundo yan ang demonological theory, guys, ha? Sa demonological. Ibig sabihin, mapaliwanag ko mamaya. Ipapaliwanag ko yan mamaya kung ano. Basta maging, sa keyword muna tayo. Next. Na tao. Kasi si Priscillian ang unang tao dyan kay demonological, na may kinalaman kay demonological. Pangalawang tao, si Joan of Arc. Okay? Ano pangalan? Joan of Arc. Si Joan of Arc naman, ang unang taong sinunog ng buhay dahil sa paggamit ng witchcraft. So nakita niyo pagkakaiba ng dalawa, ni Priscillian at ni Joan of Arc? Si Priscillian po, sinunog ng buhay dahil sa pagiging heretics. Si Joan of Arc naman po, sinunog ng buhay dahil sa paggamit ng witchcraft. So lahat ito, guys, ay may kinalaman sa demonological theory. Ano ba meron kay demonological theory? Ito na, ang ibig sabihin, ito na guys, ibig sabihin may keyword na kayo.
Nakita niyo si demonological pati yung keyword. Ito na yung reasons. Ang paniniwala sa demonological theory, kaya daw nagko-commit ng crime ang isang tao ay dahil daw sinasaniban ng demonyo. Sinasaniban ng mga masasamang espirito, gumagamit ng mga itim na mahika. So, pag nakita nyo guys sa board exam, lahat ng keyword na may kinalaman sa evil, sa devil, sa pangungulam, sa mga witchcraft, sa mga black magic, yan ay ang ibig sabihin demonological theory. Ah, spelling. Okay, spelling ni Joan of Arc. Sige, baby. Ito po spelling ni Joan of Arc. Huwag niyo muna pansinin yung mga theories, guys, ha. Yung mga spelling, yung ano ko na lang muna. Wait lang, guys. Aha. Siguro ang gawin ko na lang. Wait lang guys, gagawa lang ako ng slide dito. Yan. Para ano tayo? Para magsusulat na lang din ako dito. Yan, para may yung mga spelling nyo, total na kano naman tayo. Diba? Si Joan of Arc, ganyan po ang pangalan niya. Joan. Yan. Joan. Nahirapan ako. Joan of Arc. Yan. Yan. Yan po si Joan of Arc. Okay? Si Joan of Arc po ay sinunog ng buhay dahil daw sa pagiging paggamit ng o pagiging witchcraft niya. Wala. Witchcraft niya. Witchcraft. Yan po. Okay? Tapos, si Priscillian naman, siya naman po ang sinunog ng buhay dahil sa pagiging heretics. Nakuha na ba si Joan of Arc? Nakuha na si Joan of Arc? Yan. Tapos ito si Priscillian. Siguro guys, sa whiteboard na lang ako magsulat, no? Para mas naga-guidelines nyo. So, ayusin ko lang to guys, ha? Tapat na sa. Okay na? Okay. So, kanina diba ang topic natin? Sino? Si demonological theory. Okay? So, dito yung ilalagay ng keyword. Saan siya naka-focus? Focus on devil, evil, or black magic. Okay? Next, yung pinabi ko kanina, nandiyan si Priscillian. Sino si Priscillian? Walang iba kundi ang tao na ni Aman. Taong unang, si taong sinunod ng buhay dahil sa pagiging heretics, which means ibig sabihin daw niyan guys is anti-Christ. Okay? Sabi, may kinalaman niyan guys kasi nung unang pang panahon na kung saan hindi talaga sila naniniwala sa mga bagay na may kinalaman sa mga may kapal. Okay? And then, nandiyan din naman si Joan of Arc. Okay? Si Joan of Arc naman, isa, yan, silang dalawa guys. Silang dalawa po ay yung mga sinunog ng buhay, okay? Burn alive, in terms of demonological theory. So, si Joan of Arc po, siya naman ay sinunog dahil daw sa pagiging paggamit na witchcraft, pangungulam.
Okay? So, lahat ito may kinalaman ng demonological. Ano nga ang pinaka-keyword natin dito? Though marami na tayo binigay na keyword. Itong theory na ito, naniniwala. Naniniwala na kaya daw. Pinaghalo na. Kaya daw nag-commit ng crime ang tao ay dahil daw sinasaliban. May ginaling naman, hindi nyo makalimutan. Kasi ang dami-dami na tayong papanggitin dito theory. Baka makalimutan nyo, kaya tinatagalog ko na din. Talagay nyo, sinasaliban, kaya na napag-commit ng crime. Sinasaliban. Okay? Nakukuha ko? Wait lang guys, kukuha lang ako today. Hindi ba marinig? Hindi nyo marinig guys, hindi? Sisigaw, sisigaw na ako. Yan! Ulitin ko! Dito po, si Demonological, ito po ay nakapokus sa Devil Evil. Black Magic, okay? Dahil po si Rian, si John Apart. Yan yung mga personality na ginalaman ko Demonological. And then, ang keyword niya, sinasaliba ng demonyo, kaya daw nakakapag-commit na crime. Saka yung ilalagay yung next theory. Kuha ko, next theory. So, di ba parang nakano lang tayo guys? Keyword, keyword. Di ba parang, kaya siguro maraming bumabagsak guys o ayaw ng theories. Kasi na, mas nakafocus sila sa pagkakabisado ng mga theories by means of definition. Pero pag sinis keyword ang kaharap ninyo, more on keyword lang siya. Napasok agad. Parang, bali-bali-bali na naman, sinis keyword. Next! Classical theory. Okay? Saan nakapokus si classical? Focus on the crime. Okay? Crime. Okay? Ibig sabihin lang guys, ang classical, walang pakialam kahit saan. Basta as long as na ikaw ay nag-commit ng crime because of free will, because of free will, you are considered criminal. Okay? Sino nagsabi nito? May free will daw kasi ang tao. At kapag sinabing free will kasi, ito yung pagustuhan. Kuha ko? So, kagustuhan ng tao, basta may kagustuhan, take note of this. Hindi tinatakel dito sa classical theory kung ikaw ba ay may sapat na kaalaman. Ang sinasabi dito, ikaw daw ay may kagustuhan. So, kung ang resulta ng kagustuhan mo ay nag-commit ka ng crime, you are now liable. Yan ang paniniwala ng classical theory. Sino ang isa sa mga responsible sa paglaganap nito? Walang iba kundi si Cesare Beccaria. Ito rin ang reason kung bakit po siya tinaguri ang father of criminology. And then later on, siyempre, sumikat yan, then may bago. Sino yung bago? Walang iba kundi si Cesar Lombroso na nagdagdag ng panibagong pag-aaral regarding daw sa pagmumula ng crime. Kaya tinagurian naman si Cesar Lombroso na father of modern criminology dahil siya naman ang nagpalaganap ng positive theory. Kuha po? Kaya nga, di ba, kunyari ngayon, sikat ka. Hindi habang buhay sikat ka. May darating at time, may bago na naman na mas sisikat kesa sa'yo. Pero hindi matatanggal yung katotohan ng sumikat ka. Ganun din dito. Ibig sabihin, lumalalag din na sobra ang classical. Kaya lang, syempre, yung naging umbrella ng lahat is yung lumaganap ang positive theory. Kasi sa positive theory, nandiyan na yung tinatawag nating mga biological determinism, psychological determinism, at sociological
determinism. Okay? So, pahapiyaw ng pag-aaral. Okay? Pero natin, sabi na natin kanina dito, di ba kung sino si Cesar Beccaria? Sino naman ang sudyante ni Cesar Beccaria na naniniwala din sa konsepto ng classical? Walang iba kundi si Jeremy Bentham. Then, si Jeremy Bentham po, ang sudyante ni Cesar Beccaria, na kung saan, siya rin naman po ang nagpalaganap ng pag-aaral tungkol sa utilitarianism. Okay? So, ito yung may konsepto na greatness of happiness. Sabihin, more on happiness ito. So, may point na ang utilitarianism ay may concept ng pain and pleasure. So, parang konsepto kasi niyan, guys, sa utilitarianism is, di ba parang ang tao daw, pag may kagustuhan siya, automatic yan, he is willing to sacrifice the pain to gain the happiness na gustong-gusto niya. Ganun ang paniniwala ni Bentham, na ang tao daw willing to risk, willing siyang mag-sacrifice, willing siyang masaktan for the sake of happiness. Example, okay? Kasi sabi nito, the greater the number, ibig sabihin konsepto ng utilitarianism. Pero para mas madali nyo makakuha yung concept ni utilitarianism, bigyan ko kayo ng mapapadali kayo ng kaisipan. At papalawakin nyo na lang yan kapag, halimbawa hindi nyo nakaparap, pag marami pa kayo mababasa itong kaya. Pero ito kasi madali lang. Para ka lang guys nagmamahal sa isang taong hindi pwedeng mahalin. Okay? Yung bang, di ba parang, maging akin ka lang kahit sa gabi, tatanggapin ko basta makasama lang kita kahit naka feeling mo pa siya. No, parang kapit ah. It really hurts. Ang magmahal ng ganito. O, di ba? Yung ibig sabihin, okay lang sa'yo na kahit na pangalawa ka lang, pero mas na-attempt mo kasi na kasama siya kahit pangalawa ka kaysa yung mawala siya sa'yo. Yun yung sinasabi ng pain and pleasure. Yung bang halimbawa, eh guys, hindi ko itawag doon, inaano yung pagiging salitang pangalawa ka lang, okay? Sabi mo literal lang kabit, okay? But, tingnan na, huwag na nga magbat pa mamaya, ano ako dito. Kumbaga, bakit may mga tao guys na kayang-kayang maging pangalawa lang? Na kaya naman nilang mahalin, kaya naman ng ibang tao mahalin sila nang walang kahati. Pero bakit nagsisettled sila doon sa facts na mayroon kahati yung pinipili nila? Diba? Bibigyan mo nga, sinasayaw-sayaw lang natin ng gabit eh. Silly birds, ang magmahalan na rito kung sino pang pinili ko, hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga. Diba? Hindi niya makuha ng buo. Bakit nagsisettled siya? Kasi masaya siya. Yun yung sinasabi ng utilitarianism. Okay? So parang, okay lang na alam ko may crime. Alam ko na may crime dyan. Kung takali na mahuli, kaya ko magsakripisyo na makulong. Naging masaya naman ako. Mas greater yung happiness na nakuha ko. Right? Okay, yung pain and pleasure. Chapokoy! Diba? Kapag ang mga babae, sabihin na, sa umpisa lang masakit. Pagkatapos nito, masarap na. Diba? Pok! Ayan na! Nga nga na! Chapokoy na! Okay, naunawaan ba? Yan! Okay? May pinagdadaanan, ano? Next! Guys, medyo na lang tayo, ha? Pahapyaw-pahapyaw, ha? Yan. Kuha niya si classical, focus on the line, kasi siya sabi kaya ng palagana. Then, ang estudyante niya si Jeremy Bentham na mayroong pag-aaral tungkol sa utilitar. Yan is yun ang konsepto ay happiness, which is pain and pleasure. Uray niyo na to. O
hindi nawawala sa board exam. Next, positive theory. Saan naman nakapokus ang positive? Pansinin niyo guys si Classica, saan nag-uumpis ang salita? Letter C. Saan nag-uumpisa yung keyword niya? Based on focus niya. Letter C, sa crime. Ganon din kay positive theory. Ano meron kay positive? Hindi naman nakapokus naman siya saan? On letter P din. Ano yung letter P? Positive, sa letter P. Saan nakapokus? Sa person. Nakukuha? So, sino yung mga personality na may kinalaman dito? Okay? Dito kasi, as long as guys na ang klasika, nakapokus sa crime, kahit baliw ka, kahit na matanda ka, kahit na bata ka, as long as the criminal is concerned and you committed the crime, you are liable. Yun ang sabi ng classical. Unlike dito kay positive theory, ang focus niya, tao. At ang mga personality na kinalaman naman dito ay yung tinatawag natin holy tree. Dito, tinaguri ang holy tree si MGF. Less grade felony. Yan ang iwan ko kasi kay LGF. Sino yung LGF na yan? Si Lombroso? Si Garofalo? At si Enrico Ferry. Eh, perfect. Ferry ba? Correct me guys kung may letter iba o wala. Parang wala. Kaya sila yung sinasabi, holy tree. Okay? So, ano meron? Naniniwala sila Lombroso, Garofalo, Ferry na hindi crime ang dahilan. Bagkus ang dahilan daw ay ang tao. At dito usbong ang paglaganap ng biological determinism, psychological determinism, at sociological determinism. Ito ang reason behind guys kung bakit naging umbrella lahat. Ella, ang umbrella. Ella. Okay? So, maharap ka sa patagay sa person. Tapos, di ba si Lombroso, father of modern criminology? At lahat sila guys ay anthropologists. Mga nag-aaral na may kinalaman sa human species. Okay? So, sabi ni Lombroso, based on biological determinism, ay namamana daw ang mga pagiging kriminal. So, lahat ng makikita nyo na merong pag-aaral tungkol sa biological determinism, ito ay makikita nyo pang kalahatan sa physical characteristic ng tao. Kaya nga meron tayong craniology, phrenology, physiognomy, di ba, pamilyar? Di ba, pag craniology about skull, pag phrenology about skull and human behavior, pag physiognomy, facial features, mukha lang. Okay? So, papasok yan sa biological determinism. But, kahit na estudyante ni Lombroso si Garofalo, sabi ni Garofalo, yes, mentor, naniniwala akong tao ang dahilan kung bakit may kriminal. But, because of what? Psychological factors. And then, sumangayon din si Ferry, sabi ni Ferry. Totoo ba, ma'am, na nakakausap mo si Ferry? Sabi ni, kumbaga parang nagkukwentuhan lang tayo. Sabi ni Ferry, yes, Mentor Lombroso, I believe na tao ang dahilan kung bakit may crime. But, hindi kagustuhan ng tao kung bakit sila nagkukumit ng crime. May nagtutulak lang daw sa isang tao kung bakit
nagre-resort sila sa pagpo-commit ng crime. Diyan papasok guys yung mga theory ng social control, social band theory, differential association theory na may kinalaman sa society. Sociological determinism. Okay? Okay. So, si Lombroso, isa din sa kinilala guys na mayroong pag-aaral tungkol sa mga criminals. So, para sa kanya, may tatlong uri ng criminal. Nandiyan ang born criminals, insane criminals, at criminaloids. Okay? Pumunta lang ako sa harapan para makita ko yung mga comment. Yung literal ng Pacific calculus, yes! Literal dependent din po siya, yes. Parts din siya sa utilitarianism. Eh, yung meron timbangan sa utak na tao. Okay po? Nakakaliwanag na? Kinama ko lang siya guys dito kay classical kasi siya ay isa-isa naniniwala sa konsepto ng free will. Pero gumawa siya ng sarili niyang pag-aaral. Okay po? Okay na? Maliwanag ba guys? Maliwanag naman? May tanong ba? Guys, baka mamaya may mga kasamahan tayo dito na hindi pa nag, parang first year college pa lang, diba? Meron dyan. So, at least magiging familiarized na kayo. Kaya lang, nagpapawisan ako. Hindi ano eh, hindi, review to guys, review. Pakyaw lang. Baka mamaya ina-expect ko ng mga papasok pa lang sa mundo ng cream is mahaba yan, as in. Alam niyo guys kung bakit parang keyword-keyword lang tayo? Mahaba yan. Kumbaga, ang ginawa ko na lang, hinuya ko muna, tapos saka ko isinubo sa inyo. Parang kadirig naman. Parang inano ko lang siya guys. Pinatali ko na lang para sa inyo. Ayoko nang mahirapan pa kayo. Kaya nga kami nasa harapan ninyo, hindi para lalong pahirapan ang buhay nyo. Bagkus para matulungan kayo sa pag-abot ng pangarap nyo, kahit na kami na ang mahirapan pa dito. Okay. I love you guys. Sa Popoy na as. Born criminals, guys, ito naman ay meron sa atavistic stigmata. Atavistic. Okay? So, sabi sa born criminals ni Lombroso, at Thomas nagkakaglay ka ng 5 atavistic stigmata o atavistic anomalies, born criminals ka na. Imagine, guys, ha? Yung mga tinatawag na may malala. Yung itsura guys ng pinsan kasi ni Lombroso, si Charles Darwin. So, in-adapt niya yung pag-aaral ni Charles Darwin, the Revolution of Man. So, parang yun yung naging basis din ni Lombroso. Okay, so, insane criminal, siyempre yung mga insane, sila po yung mga merong problema po sa mental. Mental life, may mental hospital.
interval. Pag sinabi mo sit interval, ito yung may normal ka, may normal time ang kanilang pag-iisip. Kaya lang, after ng normal time na yun, babalik na ulit sila sa pagiging baliw. Halimbawa, 1 to 3 hours ang kanilang normal time. So imagine nyo, kung mag-uumpisa ng 12 p.m. o 12 noon, 1 to 3 p.m. normal ka. Tapos 4 onwards, baliw ka na. Yun yung sabiing sinking. But then, si clinical weeks naman, sabi mo, on psychological naman sila may problema. Okay? Hindi sila nagtataglay, guys, ng atavistic stigmata. Pagkos, hindi mo matitrace sa kanila na criminal sila to the point na malalaman mo na lang once na sila po ay nag-commit na ng crime. Okay? So, yan po ang positive theory. Then, papabiyawan ko na po ang iba't ibang theories. Alam niyo ba guys, inaabot ako ng 5 hours sa pag-lecture pag theories pa lang. Tapos pag final coaching ko, mula 8 a.m. hanggang alauna ng madaling araw. FC ko, buong triangabong, timsok naman mo. So marami akong mga na-estudyante dyan sa Cagayan de Oro! Next! Social ban. Yung mga maisip ko muna guys ng mga laging lumalabas sa borda para inuunahin natin. Sana all inuuna. Social ban. Or also known as under social control. Kumbaga kasi yan yung umbrella na eh. Yung umbrella. Sa psychological kasi po man ay lumabas dyan ay si teka lang guys. Okay? Control. Social control, guys, o yung social ban. Papasok yan, guys, dito sa paniniwala ni Perry. Kasi si Perry, di ba, sabi ko nga kanina, ang sabi niya, totoo naman daw na ang tao may lang kung bakit may crime. But, hindi daw totoo na kagustuhan ng tao. Kaya nga, dinidisregard niya yung classical, eh. Kasi ang classical, nakapokus siya, di ba, sa crime, which is because of free will. Di ba sabi ni Perry, minsan daw hindi kagustuhan ng tao ang kanyang ginagawa. Minsan, ito yung tinutulak lang ng society. So parang ito yun. Social ban, string theory, ganyan. So, sa social ban, unahin ko po lang kung sino yung tao na may pinilaman dyan, na si Travis Eugene. Okay? Ano meron yung social ban? Di ba pag ban? Pag narinig mo yung ban, di ba sa natin ginagamit yun? Head ban. Ano ba yung ban? Di ba meron tayo mighty ban? Yan. So, pwede natin yan i-approach doon sa mighty ban. May bibigay akong keyword na biyak. Di ba? Pag may biyak, may butas, kailangan mong mighty ban. Okay? So, ano meron dito? Ang biyak po is about sa belief, involvement, attachment, and commitment.
Paulinin ko, believe, involvement, attachment, and commitment. So, dito guys, ano konsepto? Ang keyword dito, born to be bad, ibig sabihin, ito guys, ang paniniwala ng teori na to, na ang tao daw likas ng masama. Isinilang ng masama. Nakukuha po. Ulitin ko ha. Born to be bad. Bad. Yan na yung social bad. Saan na kabad ng tao? Okay, society. Okay? Born to be bad. Bad control. To be good. Yan. Okay? Meaning, ito daw, ang tao ay likas ng masama. Pero, nakokontrol daw na maging mabuti dahil sa belief, involvement, attachment, commitment. Parang ganito. Bigyan ko another example. Aso. Diba pag ang aso guys, lalo na kung yan ay likas ng mabangis, di ba? May ganun. Daw, huwag niyo kong alina, ma'am, meron kami aso, di ka mabuti. Kung bagay, ano ko lang i-approach ko lang kayo, guys, na ang nature talaga ng aso, di ba, is kapag hindi ka kilala, nangangagat. Pero di ba, paano nakokontrol lang ka ang asong nangangagat? Once na nandiyan ang kanyang amo. So dito, kung ito na ng concept na ito, ang tao daw, hindi mas na masama, pero control ng society kasi nakaband sa belief, involvement, attachment, and commitment dito kay society. Ibig sabihin, naka-commitment ka. May connection kayong dalawa. Na once na maputol yung connection na yan, maputol yung biyak na yan, dyan na mag-commit ng crime ang isang tao. Okay po? So, halimbawa pa, di ba? Parang yan. Ang simbolo po ng wedding ring ay commitment. Okay? So, kapag ang isang tao po ay may commitment na sa kanyang minamahal, di ba? Yung bang sinasabi na ako'y likas na babaero o lalakero. May ganon. Ako'y likas na playgirl, ako'y likas na playboy. Pero nung makilala kita, natuto akong makontento. Okay? Ibig sabihin nun, nakatali na siya, nakakonected na siya dun sa tao. Diba? Paano nawawala guys yung connection ng dalawang taong nagmamahalan? Diba kapag nawala ang belief? Pag nawala ang tiwala? Paniniwala mo sa kanya? Palawakin natin guys. Bakit tayo napipigilang mag-commit ng crime? Ano yung unang-unang kinatatakutan natin? Husgahan tayo ng nasa paligid natin. Meaning to say, naka-involve tayo sa society. At ito ang reason kung ba't nakokontrol tayo na hindi mag-commit ng crime. So once na naputol na yung band na yan, automatic po, ikaw ay makakapag-commit na ng crime. Another example, yung ikaw yung tao na likas ng laging tawag dun? Bahay uwi lang, di ba? Na-example ko lang, bahay uwi, aral uwi. Nung nakatungtong ka na sa department ng criminology, ayan na, walwal na, walwal days na. Alam mo yung, nakakita ka na ba ng isang tao na pag nakakilala mo lang sa kanya, mabait, mahinahon. Tapos nung napunta na sa totoong mundo, di ba parang nagwawala? Di ba parang ngayon na, ibig sabihin, yun talaga siya. Huwag kang magtaka kung nagbago ang isang tao. Baka malay nyo, yun talaga siya. Okay? Hindi tayo, hindi nyo paniniwala dito. Sabi ng social ban. Okay? Malinaw ba? Sulat nyo muna. Give me one. 30 seconds na magsulat.
umiinom ako ng tubig, parang may nagko-comment din na bakit daw araw-araw pa makakaubos ng MB? Hindi lang. So, cannot please anyone, guys. Okay na? Okay na? Don't worry, guys. Mag-a-click-a-click naman ako sa mga another live ko sa Facebook ko. Yeah, meron din naman ako Facebook, guys. Nag-a-live din ako doon, guys, ha? Request ko lang din po sa inyo, paki-search din guys yung mga videos ni Miss Keyword. May mga videos din ako regarding sa mga laws. Keyword to keyword lang din siya. Kung nagustuhan niyo po yung way ng pagtuturo ko, pwede niyo po sana subscribe din guys yung YouTube channel namin, ha? Acclimatoring by Chaps. Yan po. At hindi ko pa na-download yung ibang mga videos ko, pero sana guys, kung pasuportan na rin kami yan. Sabi nga, kung sakaling daw, marami na kasi nagsasabi gumawa kami ng YouTube. Ngayon lang namin nagawa. Naisip na i-update. Sabi ko, pag yun kumita, ipagtutulong po namin ito sa mga talagang walang-wala. Kasi yung ang panata kasi namin every last year, bago matapos ang year ng taon, hindi naman sa ano guys, hindi na namin kasi pinag-post yun. Nagbibigay kami ng mga pagkain sa mga natutulog sa mga kalsada. So, yung halos kalahati ng kinita namin sa loob na isang linggo, ilalaan namin yon sa pamimigay ko ng mga talagang nangangailangan. But please guys, pa-like na lang din po and pa-subscribe. Ha? Isa rin pala ako sa author guys nung yung nag-number one guys sa exam ni Miss Chapokoy, Mr. Chapokoy ninyo, yung Red Book. Yan. Isa rin po ako sa author noon at isa ako sa gumawa ng Prince of Donut Correction. Kaya lang. Nandiyan na, naano lang ako pa. Kaya ayoko nang tumingin sa ano eh, sa mga comment. Tsaka ko nalang titignan mamaya guys. Nakano kasi kayo eh, sa akin nakatapat yung mini prawn. Hindi ko nakikita yung mga komento nyo guys. Kaya minsan, di ba nag-out ako, tapos tinitignan ko. Kaya alam, medyo na-distract ako dun sa ano. Puso ko kasi guys, alam nyo na. Ayan! Guys, sa differential association theory po, ito po ay nakapokus naman saan? Learn! Yan, learn! Okay? So, ano meron ni differential association theory? Ang criminal behavior daw guys, the criminal behavior is not inherited. But, learn. Okay? Ito naman guys, ay naniniwala na ang criminal behavior daw hindi namamana. Bagkus natututunan. Okay? Sino ang nag-develop nito? Ang dean of modern criminology na walang iba kundi sino? Si Edwin Suberlan. Okay? So, paano daw guys nagkakaroon ng dahilan na nagkukumit ng crime ng tao by means of differential association theory? True what? True communication and association. Okay? Natututunan daw guys ang pagkukumit ng crime dahil daw sa pakikipag-communicate
mo sa ibang tao o pakikipag-associate mo sa ibang tao. Diba meron tayong paniniwala o kasabihan na tell me who your friends are and I tell you who you are. Okay? Kumbaga sabi ni Edwin Sunderland, likas na raw ang tao, mabuti. Ibig sabihin, kapaligtaran siya ng paniniwala ni social band na likas na masama ang tao dito, likas na mabuti. Kaya lang, natututo kasing maging masama. Nakukuha po, dahil sa pakikipag-communicate mo at associate mo. Sino dito guys yung isinilang palang naninigarin nyo na? Meron ba? Diba? Parang minsan nga mababanggit nyo pa sa mga sarili nyo na etong topa kong to, bad influence. Sa kanya ko lang natutunan mag-yoshi. Sa kanya ko lang natutunan mag-inom. Sa kanya ko lang natutunan magmura. Nakukuha po? Then, ano meron? Di ba parang kapag ano nangyari dito kay association and communications natin? Wala ako. Ay, pag-communicate mo, pag-associate mo, nakakapag-communicate ka na. So, sino naniniwala dyan? Si Edwin Sunderland. Kaya nga guys, dapat kayo, hindi kayo yung ito yun, yung nakalimutan kong panggitin. Yung bang, di ba yung kapag napagod ka na dahil niloloko ka na, paulit-ulit ka na lang niloloko, di ba yung parang paulit-ulit ka na lang sinasaktan, binabaliwala, di ba darating at darating ang moment guys na matututo ka na lang, tapos mapapanggit mo na lang sa sarili mo na matabihin sa'yo ng mahal mo. Dati, kapag nag-sorry ako sa'yo, kinapatawad mo na kagad ako. Dati, konting dambing ko lang sa'yo, tayo na ulit. Bakit ngayon? Hindi na. Batikas ka na. Nagbago ka na. Ito ang magandang maging sagot yan, guys. Hindi ako nagbago. Natuto lang ako. Ba, no? Wala lang, hugot. Guys, meron dito halos kaparehas. Ilalagay ko na rin, pero magkaiba sila na parehas sila sa focus niya, pero magkaiba sila na pamamaraan. Sino yan? Yan na ang social learning theory. Okay? Parehas sila. Ano ang pinagkaparehas nilang dalawa? Sila ay naniniwala yuga. Na ang criminal behavior daw ay natututunan. Okay? So, social learning theory, focus on learning din siya. Focus on learning. Okay? Kaya lang, ito kasi malawak. Pero sisimplihan natin na natututunan daw ang pagiging criminal dahil daw saan? Nakaka-experience ang tao ng pagiging, kumbaga, experiences niya is about bad experience. Okay? In short, dahil na kayo sa mga kontrabida. Buhay, life of kontrabida. Buhay ng kontrabida. Yung bang guys na, di ba, alitawa? Bigyan ko kayo ng another example dito. Ito kasi true communication and association eh. Ito, kaya ito nagiging masama ang tao dahil natutunan niya, dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Mga masasamang pinagdaanan niya o life experience niya. So dito, ang sabi, di ba yung kalaban ni, kasi, ano na eh, medyo oldies na si Miss Keyword eh. Yung Spider-Man,
Yung dating-dating Spider-Man pa, ha? Basta yung dati. Kasi diba dami ng mga version ng Spider-Man. Yung hinarap niya pa yung sarili niya sa LRT para hindi malaglag yung LRT kasi di ba parang naputol yung daan. Dahil hinarap niya talaga yung sarili niya tapos napunit na yung buong katawan niya ay yung damit niya hanggang sa nakita na yung itsura niya. Ayun yung tinutukoy yung Spider-Man. Di ba doon sa ano na yun, sa movie na yun is naging kaaway niya yung best friend niya. So, ang itutukoy ko ngayong kontrabida dito is yung best friend niya. Maraming naging reasons yung best friend niya, di ba? Kaya siya naging masama. At ang pinaka nagtulak dun sa tao kung bakit siya naging masama ay dahil akala niya si Spider-Man ang may intent na patayin yung tatay niya. Okay? Ano pa yung example? Minsan, Empress Key, sino yung mga k-drama yun? Meron ako guys naging episode na gusto kong episode k-drama, Dong Yi. Hanggang ngayon, lagi-lagi ko siyang inapay, lalo na kapag nagagalit ako sa mundo, sa ibang tao, yung pinupush nila ako sa mga, alam niyo yun, yung bang pipilitin ka nilang ilabas yung masamang ugali mo. So, ayokong mangyari to. Yung dahil sa mga pinagdadaanan mo, sa mga pinagdadaanan mo sa isang tao, magiging masama ka na. No! Huwag niyang i-apply to. Okay? So, ito rin yung reasons na pag-ing kontrabida. Yung Venom, kilala niyo si Venom? Di ba may movie ng Venom? Okay? Di ba parang meron yun, hindi ko lang pinapanood yun, pero nung nakita ko na one time nag-sini ako, nadaan ako sa sinihan, yung sabi ko, Venom, parang kalaban ito ng, hindi ko alam kung si Superman ba yung may kalaban ko o si Batman. Hindi ko sure, hindi ako familiar, pero alam ko, yun yung kontrabida sa hero na yon. So, di ba parang pinaalam doon kung bakit talaga siya naging masama? So, yun, nagigets niya, guys. Kung, ang dami ko ng mga, ang dami ko ng mga paliwanag. Nagigets niya si life experience. Eh, yung parang, eto na yung nagtulak sa'yo kung bakit mas pinili mo na lang, guys, na maging masama. Kasi parang napagod ka na, natuto ka na lang maging masama sa takbuhin ng buhay mo. Yun yan, pagkamulat na pagkamulat mo, gusto mo ng pagmamahal, tapos puro na lang pang aapi, puro na lang pang... Di ba sabi niya, ano yun, amor? Panalaban ako! Tama ba, tuturugin kita? Yung inapi-api siya, tapos nagiganti siya at pagkatapos. Kaya lang, di ba, meron din guys, resulta ang pagigante, masama ang magiging ending nito, kahit makaganti ka. Kaya ang gawin mo, ipagpasadyos nyo na lang guys yung mga bagay-bagay o mga experience nyo. Parang lalo na ngayon guys, pandemya. Alam ko maraming mga pandemic, maraming mga pagsubok ngayon na nagpapatatag sa inyo. Okay? So huwag kayong magpapadala sa hamon ng buhay. Kung darating ang time guys na tapalikuran na kayo ng mga tao na akala nyo tutulong sa inyo. Wala kayong ibang iisipin kundi yung nasa taas at yung sarili ninyo. Lagi nang ilagay yung sarili nyo sa kanya. Kasi darating ang time iiwan ka rin ng iba at ikaw na lang mismo ang magtatayo para sa sarili mo. At huwag mong babaguhin ang sarili mo dahil lang sa sinasabi ng ibang tao. Huwag mo nga kaya ang mabago ka. Okay? Then, yan! Ayun na si Dr. Learning at his Differential Association. Okay? Ano oras na? So, mga 3 guys, tatapusin na natin ang ating lecture. So, kinukuha ko lang yung mga important theories. Ito masama na kasi ang aking pakiramdam. Pwede ko na naman ako guys, ipalo. Pero alas na yun. Straight. Magkikita-kita pa rin naman tayo guys. Sabi na talaga. 3, 2. At pag-iingin mo na rin kung ano pa rin ko lang. Lalagay ko
natin ang keyword na pardon. Ito lang ang kailangan mong hanapin sa board exam na keyword para hindi ka maligaw kay string theory. Although, wait, lahat yan ay may kinalaman sa negative. Okay, for negative yan. Pero tumulak pa rin ang society yan. Ano meron yan? Frustration? Anger? Resentment? Ayaw, guys, nagsusulat pa rin kayo. Disparity? Under great pressure? And the goal is love. Yan. So, lahat yan, guys, ay meron kinalaman sa tao kung bakit daw siya nagkukumit ng crime. Dahil daw sa tindi ng galit, dahil sa frustration, dahil sa despair, dahil sa resentment, ibigay yung tatanim ka ng sama ng loob mo, naipon na to hanggang sa sumabog ka na lang, na-block na yung goal mo. Diba parang yan? For example, marami parang nalolomoral. Dahil sa pandemya, di ba yung parang nawawalan ka na ng dahilan para magpatuloy sa goal mo, na nag-resort ka lang sa pag-commit ng crime. Then, the great pressure, sa sobrang pressure mo, di ba parang ibang-iba na yung, nangyayari ito guys yung parang ano man eh, no choice ka na, pressure ka na, nadarating ang darating tayo na, di ba, wala na kayong pagkain, wala na kayong kuryente, panalalasin na kayo sa bahay ninyo. Yung parang, na ano na talaga, parang, tapos bubumangan ka pa ng mga magulang natin, na parang hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Okay, parang kulang na lang guys, talagang isuko mo na lang yung sarili mo sa isang di ba yung pandabi, isuko mo na yung katawan mo sa masamang espiritu para lang, di ba? Parang, yun nga, may isip mo lahat eh. No! Ito lang ang gawin nyo pag ganyan na. Huwag ka sobrang pressure na kayo. Huwag naman sana na ito ang ma-apply ninyo. Why? Ipikit mo lang yung mga mata mo kung kinakailangan iiyak mo guys yung nararamdaman mo. Iiyak mo, ipanalangin mo sa kanya. Okay? So yan po yung sinasabi natin straight theory. And guys, before we end, I hope, magre-resume naman tayo guys na soon. Okay? Malay nyo, di ba? Nag-trigger na kasi guys ang aking higa. Gusto ko guys magpasalamat na frustration, anger, resentment, disparity, under great pressure, and the goal is black. Guys, don't worry guys, meron din naman ako mga follow-up ko na mga videos. Yan. YouTube ko guys ha. Ay, alam ko na kayo ay marami nang dapat alam ko nabugbog sarado na kayo sa mga lectures ninyo. Pero gusto ko sana humingi rin lang sa inyo ng tawag dito, ng konting pasuyo. Panay naman guys yung aming aking mentoring by Chucks. Eh, yan guys, may page kami, saka meron kami YouTube. Okay, guys. So guys, bago po ako magtapos, unang-una, gusto ko po sanang magpasalamat sa inyo, lalong-lalo na po kay Attorney Ferraro. Sir, Attorney, thank you po sa pagbibigay po ng time na maturuan po ang mga mahal niyo pong estudyante. At thank you guys sa mga nanonood po ng aking live sa page po ni Attorney Ferraro. So, sabi ko nga guys, ang hinuli ko talaga ang topic is stream. Huwag po kayong magpapadala sa mga mabibigat na pangyayari na nangyayari sa inyo. Kasi darating at darating ang time na malalagpasan niyo yung mga ginagawa sa inyo ng mga tao na hindi
alam niyo yun, yung nagpapabigat ng kalooban ninyo. Okay, so, guys, i-end ko na para at least makapahinga na kayo. Alam ko na medyo pagod na rin ang mga mata ninyo sa screen, nakatutok yung screen ninyo sa mga mata nyo. So, Miss Keyword ng Criminology, thank you guys, I love you, God bless you all.